Sa video na ito, pag-aaralan ang lingwistiko at multikultural na komunidad. Layunin. Una, natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika. Pangalawa, naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan. Pangatlo, nagagamit ang kaalaman sa modernong teknolohiya sa pag-unawa ng mga konseptong pangwika. Ano ang lingwistikong komunidad? Ito ay tumutukoy sa grupo ng mga taong gumagamit sa iisang uri o homogeneous na variety ng mga salita at nagkakaunawaan sila sa paggamit nito. Ang mga salitang ginagamit ay napagkasunduan at nauunawaan ng mga kabilang sa grupo. Ano ang mga halimbawa ng homogeneous? Una, sektor. Ito ay ang mga union o mga samahan ng mga manggagawa. Pangalawa, grupong formal. Halimbawa nito ay ang mga grupo sa loob ng simbahan, eskwelahan o gobyerno. Pangatlo, grupong informal. Halimbawa nito ay ang magkakaibigan o magkakabarkada. Ano naman ang multikultural na komunidad? Ang ibig sabihin ng multi ay marami. Kaya ang multikultural ay ang pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao na nasa isang komunidad. Nagiging iba-iba o marami ang mga wika dahil sa multikultural na pinagmulan o tinatawag na heterogeneous. Ang mga salitang ginagamit dito ay ang lingua franca dahil sa iba-iba ang mga wika nila. Ano-ano naman ang halimbawa ng heterogeneous? Una, international. Halimbawa niyan ay ang UNICEF, at UN. Pangalawa, regional. Ang halimbawa naman ito ay ang European Union, at ang ASEAN. Pangatlo ay ang pambansa. Halimbawa nito ay iyong mga etnolingwistikong grupo. At ang huli ay ang organisasyonal. Halimbawa niyan ay ang Microsoft, Google, Nestle. At ito ang mga konseptong pangwika na lingwistikong komunidad at multikultural na komunidad.